panigid po ay napakadilim, ganun po siya kakalabado na harapin po. Ang mag-alag kapatid, meron din po tayo mga bagyo sa buhay na kung minsan iniisip mo paano makatatagumpayan. Kahapon lang wala kang problema, pag hindi mo may problema ka. Hindi mo inaasahan na sa araw ka na ito ay susubuhin ka ng Panginoon. Huwag ang saan talaga yung pananampalataya. Pangalawa po, inyo, he belongs to God. Alam niya na siya ay para sa Panginoon. Ang sabi niya po doon, for last night, an angel of God, to whom I belong, and whom I serve, stood beside me. Pwede ko bang sabihin sa katabi niyo, do you belong to Jesus? Ano po sabi? Meron po bang feeling o dumanas po sa feeling? So it can make all the difference kapag alam natin na tayo po ay kabilang sa Panginoon, Panginoon Jesus. Sapagkat tunay na po ang pagkasunod lamang ng Panginoon Jesus ang may confidence sa sabihin na siya ay para sa Panginoon. Only the power of Jesus Christ has this confidence. So patuloy po at paulit-ulit na binabanggit po sa pananakasulatan yung analogy na kung saan ay pinapakita po sa atin yung ating relasyon sa Diyos. Yung analogy po na kung saan ay pinapakita po ano ba talaga yung ating relasyon sa Panginoon. Nandyan po yung isang babae karataan doon sa lalaki. Mapapasok po natin yan na tayo po ay tulad ng isang babae karataan para sa Panginoong Jesus sa kanyang muling pagbabalik. So nandyan po yung paalala, yung kanyang affection, yung kanyang love sa atin. Ano po bang magmahal ng ating mga asawa, mga lalaki? Meron po bang affection at love? Nalalang po si doktora sa linggo, pag-alit ko, may affection pa wala. Uy! So, it always reminds us for his affection and love. Nandun din po yung analogy na kung saan ay yung tupa at yung bastol. Jesus, ang dami na ang mabuting pansol ay doon po yung mga tupa. So nandun po yung kanyang constant care, yung awareness sa ating mga whereabouts. Yung care niya po sa atin na kahit sandali hindi po tayo nawawagin sa kanya. Natatandaan po natin yung kwento na kung saan meron po isang tupa na nawala. Hindi po mapakali yung pansol na kailangan makita niya po yung isang tupa na ito na nawawala. So ganun po, kasigasig yung pasko na nakita yung nawawalan ng tupa. So ganun din po tayo. Ang kasi hindi po natin siguro ng Panginoong Jesus na ikaw ay nasa mabuting kalagayan, hindi po siya titigil sa lahat. Hindi po siya titigil. Mahirap po maikumpira sa tupa. Ang tupa daw po talagang, ang sabi nga po din mo itin. Sabihin talagang, kung saan mo lang sa itaboy, doon lang siya. Binabantayan daw po dahil kapag daw po yung minom, pwedeng manunod. Ganun po sila, ganun po yung anong mga pag-iisip. Kaya po kailangan ng pangkol. Pero kapag po tayo ay nasa pangalala ng aming Panginoong Jesus, nakakasiguro po tayo ng isang mapayapa at matagumpay na pagsilingkod para po sa kanyang ministry. Sa Romans chapter 8, pinapalala rin po sa atin yung patungkol sa isang anak sa kanya.